Si retired Brigadier General Johnny Macanas mukhang hindi po nagpaparamdam for almost 2 weeks na at hindi po ito regular sa kanyang programa. I hope he's doing fine now, ano? Hindi po natin hinahangad ang anumang hindi maganda sa kapwa po natin. Sana nasa maayos na kalusugan ito pong si Johnny Macanas. Pero nakakabahala kasi na kahit ito po ay kalaban natin sa politika at paniniwala, eh hindi na po natin siya napapakinggan for almost 2 weeks. Kung titingnan po ninyo ang kanyang channel, ang last vlog niya po ay 13 days ago at yung kanyang isang channel na hindi niya na ginagamit, The Vlogging General Johnny Macanas Sr., kung saan diyan ko po siya unang nakilala, ay mahigit po sa isang taon na hindi po niya ginagamit. Ano kaya ang nangyari dito po kay Johnny Macanas? Again, inuulit po natin, hindi natin hinahangad ang masama sa kapwa po natin at sana maayos po ang kalusugan nito at kanyang kalagayan. Pero kung babalikan po natin ang mga balita dito po kaugnay kay Johnny Macanas, siya po ay nasampahan ng kaso no other than by our retiring ng si, o retired na nga siya actually, pero na-extend pa po ng ating mahal na Pangulo. Dahil nga po itong si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ay talagang napaka-epektibo sa kanyang panunungkulan. At sa ngayon, wala pong mga maiingay na pangalan ang maaaring pumalit so far dito po kay General Acorda. May posibilidad pa rin naman po itong ma-extend ng ating Pangulo kung nanaisin pa rin po iyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But going back, doon po sa kasong isinampa sa kanya niya kay Johnny Macanas, ito po ay may kaugnayan sa paglabag sa Revised Penal Code Article 154 o yung pagpapakalat po ng fake news sa publiko. At di umano'y ito daw po ay ginawa nitong si Johnny Macanas, particularly using his photograph, kasama po doon ang photograph ni na Pangulong Bongbong Marcos at ng ating AFP chief na si Browner Jr. Ngayon, pakinggan muna natin at baliktanawan po natin ang naging balita na ito noon kaugnay po ng pagsasampa ng kaso nito pong si General Acorda dito po kay retired Brigadier General Johnny Macanas. A retired military officer is sued by the Philippine National Police Chief for linking him to an alleged destabilization plot against the government. But a group sees the lawsuit as a threat to freedom of expression. Raya Capulong has tonight's top story. PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. is not taking lightly the allegation he is involved in a destabilization plot against President Ferdinand Marcos Jr. He personally went to Quezon City Prosecutor's Office Monday noon to file a complaint for violation of the cybercrime law against the uploader of a video that used his photo and that of Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. This came after the PNP anti-cybercrime group identified a retired AFP officer as the one allegedly behind the malicious video. Ang kaso pong isinampa po laban sa tao po na ito ay violation of Article 154 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951 in relation to Section 6 of the cybercrime law. Ang sinampahan po ng kaso ay a certain Johnny. Oh, medyo i-expound po natin yung paliwanag dito, no? Kasi binanggit ni Attorney Fajardo or Police Colonel Gene Fajardo ang Republic Act 10591. Ito po ay amendatory law sa Revised Penal Code kung saan increasing the penalty of fine sa mga paglabag sa Revised Penal Code. Dati kasi ang fine ay naglalaro lamang sa kasong ito in particular from 200 to 2,000 pesos. Pero ngayon, ito ay naglalaro from 5,000 to 40,000 pesos. Basically, yung batas po na Republic Act 10591, I believe that is 10951 eh. Kung hindi tayo nagkakamali. Parang ako ba ang mali o mali itong balita? Tingnan nga natin, 10951. O ako nga ang mali. Ano? 10591. Tama po yung balita. 10, nagkamali po ako sa ating pagkakatanda. 591. Hindi. I-correct natin ito mga tol, ha.
10-9-5-1. Okay. Ano ba yung amendatory provisions ng revised penal code? Increasing the penalty of revised. Hanapin natin ha, penal code. Baka ma-misinform natin yung publiko. Okay, nasa na yon. But anyway, hindi ko makita. Yun lamang yung ating pagkakatanda dyan. Ano? Whatever it is, kung ano man po yung figures, ito pong batas na binanggit dito sa balita ay nag-i-increase ng penalty o fine sa mga paglabag na matatagpuan po sa ating revised penal code. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Matagal na kasi ako hindi nagtuturo, kaya pasensya na po kayo. It almost 4 years na hindi na ako nakakapagturo, kaya medyo naglalapis na yung memory natin. Makanas, senior po. Kaya po ay dating Army General, tama po mo lang? I understand he is a former member of the Armed Forces of the Philippines. Earlier, Acorda expressed dismay during the flag-raising ceremony at Camp Crame. He said there is no forgiveness for this and they do not tolerate such wrongdoings. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang blood ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of the Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the president, it's unforgivable. Hindi po tama yun. We don't tolerate these things. Now, ano ang pinagdidiinan natin ulit? Bakit po natin tinalakay itong balita na ito, mga tol? Simple lamang, lahat po tayo merong karapatan sa malayang pamamahayag. Katulad po ng ginagawa nyo ngayon na pagko-comment dito po sa ating programa, ine-express nyo po ang inyong mga opinion, ang inyong mga saloobin at mga nais po ninyong sabihin sa publiko. Pero tatandaan po natin na ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag o pagtitipon ay hindi po absolute. Ibig sabihin po lahat meron pong limitasyon. At ang gawin po nating pamantayan sa limitasyon na yan ay kapag ka, kung hindi nyo alam ang batas, syempre, i-feel nyo na lang sa sarili ninyo kapag sinabi sa inyo ito, ano mararamdaman ninyo. Kapag ka ang naramdaman ninyo ay hindi po tama, kayo ay naiinis, kayo ay nagagalit sa sinabi po sa inyo, dapat maunawaan nyo na yun ay maaaring bawal na po sa batas. Kasi tayo po ay protektado ng batas at kapag ka ang karapatan po natin ay sinasakwalawan ng ibang tao, kahit sabihin po natin na ine-exercise lamang nila yung kanilang karapatan sa malayang pamamahayag, pwede po silang managot sa paglabag sa karapatan po natin. In short, mga tol, natatapos po ang ating karapatan sa malayang pamamahayag kapag ka sumasaklaw po tayo sa karapatan ng ibang tao. At ganun po ang maaaring nagawa nito pong si Retired Brigadier General Johnny Macanas. At higit sa lahat, katulad po nitong si Claire Eden Contreras, na sa ating huling impormasyon ay muli pong sinampahan ng kaso ng isang kilalang fashion designer na si Pewee Quiñones. Parehas po ang amount na maaaring hingin po nila pag natalo ito pong si Claire Contreras. Halagang $2 million each. Kasi yan din po ang hinihingi na danos perwisyo nito pong si Abel Bacujo. Kaya naman ang total po niyan ay nasa $4 million. Kasama pa yung mga kasong kinakaharap nitong si Claire Eden Contreras dito po sa Pilipinas para din po sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. At hindi lamang siya ang humaharap sa ganitong problema, mga tol. May mga vloggers din po na bumabanat kay Senator Rapi Tulfo na ngayon kumakaharap po ng mga kaso. Meron din pong vlogger na nagngangalang Bungangera TV na meron pong kasong kakaharapin ngayon dahil siya po ay sinampahan
ng paglabag din po sa Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act. At ang nagsampa po ng kaso, walang iba kung hindi si former Senator Kiko Pangilinan. Pero yan po ay ongoing pa. Kaya ang tingnan na lamang po natin dito mga tol, para hindi tayo magkamali na tayo po'y matulad sa kanila, ay walang iba kung hindi si Manuel Mejorada. Kilala niyo po si Manuel Mejorada? Nung ako po ay nabaliw doon sa, I should say nabaliw, ano? Kasi kabaliwan po ang maniwala sa isang manluloko. Ang paniniwala ko, bagamat nakakalaya itong Francis Leo Marcos ngayon, nagamit po ang paniniwala natin noon sa kanyang mga modus operandi. Ito pong si Manuel Mejorada, hindi po umagriyan noon kay Francis Leo Marcos na kinalauna na pag-alaman natin Norman Mangusin. At nasa leksiko ko yung kanyang pagkatao. Nakita natin yung warrant of arrest, meron pala, at naisa publiko yan, hindi lamang ako, kung hindi ng mga kapwa ko noon sumusuporta kay Francis Leo Marcos. Kinalaunan, pumutok sa publiko at hanggang sa maaresto nga po itong si Manuel Mejorada sometime in October 2021. At nang maaresto na po siya, yun po ay nagdala sa kanya sa pagkakakulong hanggang sa kasalukuyan. Ano po ang kaso? Yung paglabag sa karapatan ng ibang tao. Siya po ay sinampahan ng Cybercrime Prevention Act of 2012, cyber libel, at nakulong po siya nang hindi po bababa sa 2 taon at hindi lalagpas ng 8 taon. Yon ang dapat po nating tandaan. Kaya dapat maingat po tayo sa pagbablog po natin. Maingat po tayo sa pagsasalita po natin sa harapan ng publiko. And that's why marami sa aking mga nagsesend ng mga impormasyon, tapos kapag kasinilip ko ay libelous ito. Hindi karuwagan ang hindi magsalita sa harapan ng publiko. Sasabihin ninyo, ang tapang ng isang tao, talagang ganito, ganyan. Aanuhin mo ang katapangan mo kung lumabag ka sa batas at eventually ikaw ay makukulong. Sayang naman yung tapang mo dahil hindi mo na magagamit ito. Diba? Iba kasi ang katapangan sa karunungan. Dapat alam po natin gamitin ang karunungan. Maganda pag pinagsama mo yan. Matapang ka na, marunong ka pa. Para yung katapangan mo hindi malilimitahan ng kahit sino at magamit mo sa lahat ng pagkakataon yung tapang na yan. Oh, kaya itong vlog na ito, payo po ito sa lahat ng mga kapwa ko content creator, sa lahat ng mga manonood po natin at even sa mga DDshits. Hindi porket magkakaiba tayo ng paniniwala sa politika, eh sasaklawan nyo na ang karapatan po ng kapwa ninyo. Ngayon, maaaring i-correct nyo ako. Eh bakit ikaw sinisiraan mo ang mga Duterte? Ang pagsasabi ng katotohanan o ang pagre-react sa balita, wala pong paninira dyan. Tandaan nyo po yan. Kung ako'y naninira sa mga Duterte, ipakita ninyo sa akin ang pruweba ninyo na ako'y nanira sa mga Duterte. Lahat ng sinasabi ko dito na mamamatay tao itong si Rodrigo Duterte, meron pong pinaguhugutan niyang katotohanan na siya mismo ang nagsasabi. At hindi ko sinasaklawan ang karapatan dyan ni Rodrigo Duterte dahil siya mismo ang nagpaalam sa harapan ng publiko na siya ay mamamatay tao. Ibinalita ng mga mainstream media ang isang interview na siya mismo ang nagpahayag kung saan tinanong siya ng isang foreign journalist. At ang sagot niya, hindi niya mabilang kung ilang bala ang tumama na kanyang ipinutok doon sa tao. 3 katao yon. At maraming beses siyang nagpahayag, particularly sa kanyang programa sa gikan ng masa, na ginamit niya ang confidential funds para magpapatay ng tao. Kaya saan po ang paninira doon? At saan po ang kasinungalingan doon? Ngayon, sasabihin din ninyo, si Sara Duterte sinisiraan mo, nireaksyonan ko lang ang vlog ni Ninyo Barsaga. At wala po akong pinangalan ng tao doon. Kayo ang nagpapangalan, hindi po ako. Kung pinangalanan yon ni Epifanio Labrador,
hindi ko po kasalanan 'yon. That is his responsibility and accountability. Eventually, kapag sinampahan ng kaso si Epifanio Labrador sa punto na 'yon, wala tayong magagawa. Kasi sa aking pag-aanalisa, hindi tama ang pagpapangalan sa isang tao ng kanyang mga kamalian, kasiraan, ipagpalagay na natin na pagtataksilyan kung totoo man 'yan, dahil wala po tayo sa pwesto para tayo po ay magsalita ng ganun. Yet, hinahangaan ko sa kanyang katapangan si Epifanio Labrador. Pero para po sa akin, I'm sorry to say this, paglabag po iyon sa karapatan partikular ng mag-asawang Sara Duterte at Man Scarpio. Ngunit hindi ko siya pipigilan kasi ang paniniwala ng bawat isa sa atin, karapatan niya na magsalita. Ang point lang natin dito mga tol, lalong-lalo na sa mga bumabanat sa akin, kung ako'y nagsisinungaling sa mga sinasabi ko dito, kasuhan niyo ako. Kung ako'y nagsisinungaling sa mga sinasabi ko, I'm sorry to say this, sa mga mahal ko sa buhay, mamatay na ako. Ganun lang kasimple. After all, lahat po tayo mamamatay. Pero pinaninindigan ko na sa pagpoprograma ko sa loob po ng mahigit sa 3 taon bilang political blogger or almost 3 years, wala po akong kasinungaling ang sinabi dito. Dahil lahat po ng mga sinasabi ko dito ay meron pong mga pinaghuhugutang katotohanan. Ang balita mula sa mainstream media, katotohanan po yan. At yan po ang kanilang responsibilidad sa harapan ng publiko, ang ipahayag ang katotohanan at nire-reaksyonan lamang po natin ang katotohanan. Nung sinabi po natin na itong si Rodrigo Duterte ay the lord of all drug lords sa Southern Philippines, yan po ay reaksyon ko lamang sa mga pahayag nitong si Arturo Las Cañas na ibinalita ng napakaraming mainstream media at nireaksyonan ng napakaraming content creators. Kaya saan doon ang pagsasabi ng kasinungalingan? Magkaiba kasi ang reaction at ang pagsasabi o statement ng kasinungalingan. Kaya wala na akong magagawa sa inyo kung yun ang magiging paniniwala ninyo, mga DDSits. Oh, baka balikan niyo ako. Bakit ang pagsasalita ng DDSits, kasinungalingan? Expression ko yan . Saan ang mali sa pagsasabi na DDSits kayo? Unang-una, wala po akong pinupuntong tao. Tandaan ninyo, ang paglabag sa batas para maging responsible at accountable ka dyan, dapat identified ang taong tinuturing mo, tinutukoy mo. Pag nagsalita ako ng DDSits dito, sino ba ang tinutukoy kong tao? Wala kayong maibibigay. Malibang kung guilty kayo at hindi nyo pwedeng sabihin yan sa korte. Sinabihan ako ni Top 1 na DDSits ako . Kailan kita sinabihan ng DDSits? Ngayon, nanonood ka dito, magko-comment ka. Sasabihan kita, for example, si Warbistak, DDSit yan. Pwede niya bang sabihin sa korte? Sinabihan ako ni Top 1 na DDSits ako . Pwede, pero magpapakilala siya. After all, pag nagpakilala siya, siya ba yung tinutukoy ko? Hindi pa rin. Dahil unang-una, yung kanyang ginagamit dito, ginagamit niya sa pangtotrol sa iba't ibang mga content creator na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang point is yung doctrine of clean hands. Huwag kang pupunta sa korte kung ikaw mismo marumi ang iyong kamay, kung ikaw mismo umaabuso ka sa mga bagay-bagay. Diba? Kaya babalik tayo dito kay General Macanas. Retired Brigadier General Macanas. Ako sa totoo lang humanga ako sa inyo. To the point na nag-vlog pa ako noon para po hoping na mapansin kayo ng gobyernong ito at mabigyan kahit paano ng pwesto sa gobyerno. Kasi naniniwala ako sa service na ipinagkaloob po ninyo sa publiko. At sa paniniwala ko, you are still able to serve the public. Pero lahat po yun naglaho. Bakit naglaho? Kasi sa isang iglap, nag-iba po ang inyong tono, umiba ang inyong kulay, at worse, pinaniwalaan niyo po si Claire Eden Contreras sa mga kasinungalingan nito. Nagtataka talaga ako bakit nangyari yun sa inyo. Napakataas ng narating ninyo
sa Armed Forces of the Philippines. Kaya nga din, Tik, kung hamakin ako dito ng mga DD-shits eh. Ikaw, dismiss ka. Ang narating mo lang sa PNP, PO2, tapos ang tinitira mo, itong Brigadier General na si Johnny Macanas. Wala akong magagawa. Kasi nagre-react ako sa mga sinasabi ni Brigadier General Macanas. Nagre-react ako sa mga balita. At pasensya na kayo. Kung sa pagre-react ko na yan, tinatamaan kayo. O, kaya, again, retired Brigadier General Macanas, sana kung ano man po ang kalagayan nyo ngayon, nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa parte ng pagiging sundalo ninyo, hanga ako. Pero sa parte ng pagiging vlogger ninyo, wala po akong respeto sa inyo. Kasi binastos po ninyo makailang beses ang ating Pangulo, ang ating unang ginang, at ang ilang pang mga pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo sa gobyernong ito. Kung nagawa ninyo ang mga bagay na yan, sana maisip-isip po ninyo na mali kayo at sana magbago po kayo. Hindi pa po huli ang lahat. I-enjoy nyo na lamang po ang retirement ninyo at sana magpatuloy po ang ganitong nakikita namin ngayon sa inyong channel na kayo po'y tumigil na sa paninira sa gobyerno na ito. Nagtataka rin ako, may dagdag ko lang. Ang channel na ito, I believe may access dito si Maharlika at saka itong si Gagong Lipunan. Bakit po natin sinasabi? From time to time, nagla-live po sila rito. Pero ngayon, hindi na po nila ginagawa. Perhaps dahil nagkaaway na itong si Claire Eden Contreras at si Roy Domingo. Yan ay si Maharlika at si Bagong Lipunan YouTube channel nila. Kaya baka tinanggalan na sila ng access nitong si General Macanas. Ganun pa man, kung ano man ang reason bakit wala siyang vlog sa kasalukuyan, eh sana mabuti pa rin ang inyong kalagayan. Huwag po nating gagayahin mga tol ang mga galit po sa ating Pangulo na merong ill will, yung mga ill wishes nila sa ating Pangulo, continuous po, at higit sa lahat, yung patuloy na pambababoy po nila sa pamilyang Marcos at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po natin gagayahin ang mga ganong uri ng tao. Dahil lahat po ng kasamaan, lahat ng kasinungalingan, meron pong katapusan. Pero kung ikaw ay gumagawa ng tama at nararapat lamang sa kapwa mo, kahit ikaw ay lugmok na, muli kang iaangat ng ating Diyos. Personal ko pong experience yan. Akala ko wala na po akong pag-asa sa buhay. Akala ko katapusan ko na. 4 years, wala akong pinangarap kung hindi na magising sa aking pagtulog. Kasi hindi ko na magawang magpakamatay. Maraming beses ako nagtangkang magpakamatay, pero maraming mga pagkakataon na hindi po nangyayari yon. At isa sa mga hindi ko makakalimutan, nang nakatutok na yung caliber 45 sa sentido ko, bigla akong tinawag ng aking panganay na anak mula sa kwarto. Nahimasmasan ako, kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko magagawang magpakamatay. Pero wala akong inisip ng mga panahon na yon na sana kunin na ako ng Diyos. Hindi na ako magising. Kasi sa sobrang dami ng mga problema. Pero mabait ang Diyos. Dahil hindi ako nang aagrabyado ng kapwa, tahasan ko pong sasabihin yan, wala po akong inagrabyadong kapwa ko kahit nung ako po'y pulis pa. Ano ang nangyari? Binigyan ako ng panibagong pagkakataon ng ating Diyos sa tulong ninyo. Kayo pong mga manunood, ang isa sa mga dahilan kung bakit nakaahon si Top 1 at ngayon patuloy na nabubuhay. O, huwag tayong gagawa ng hindi tama. Ganun lang po yun. Magkakaiba man ang paniniwala natin sa politika, mas maganda yung diskurso na maayos. Kaya nga, idagdag ko na rin. Natutuwa ako kasi meron tayong kakwentuhan na dilaw before. Kilala nyo si Inaro? Naging bisita natin siya sa ating programa, di ba? Magkaiba ang paniniwala namin. Pero hindi dumating yung punto doon sa platform na yon kahit noong kami pa ay naglalaban sa paniniwala ng noon ay Francis Leo Marcos, Norman Mangusin pala, siya ayaw niya na talaga noon doon. Maayos pa rin kami sa diskurso. Never kaming nagsalita ng hindi maganda sa isa't isa. Palaging issue lamang. At sana ganyan tayo. Huwag natin pasisimulan ang hindi magandang pagsasalita sa kapwa. Kung ako naman ay nakakapagsalita rito ng bobo, tanga, siraulo,
tambaluslos at masokista, yun ay reaksyon ko na lamang. Pero never akong nagsimula na sasabihin ko sa hindi ko kapanalig sa politika na ikaw ay bobo, ikaw ay tanga, ikaw ay masokista, ikaw ay sira ulo, ikaw ay tambaluslos. Pero kung sasabihin mo sa akin ang mga bagay na yan, ibabalik ko lamang sa iyo. Maraming maraming salamat mga tol, hanggang dito na lamang. Salamat sa nag-super sticker pala kay Chris Jr. Maraming salamat. At sa lahat po ng ating mga manunood, maraming maraming salamat po sa inyo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Oy, meron tayong live streaming. Maya-maya ng konti ah. Sa Top 1 Delta. Doon muna tayo mag-live bago tayo bumalik sa Top 1 Charlie at Top 1 Bravo. See you later mga tol. Bye for now.